What's up sa inyo mga believers? It's me again, Aram Aguilar, para sa panibago na namang content o vlog dito sa aking channel. Ngayong araw na to, simple lang naman yung gagawin natin dahil naka-quarantine tayong lahat. Tuturuan ko kayo kung paano at kung ano yung mga una nyong dapat makita kapag nag-e-edit kayo sa KineMaster. Simulan natin. Siyempre, unang-una pag bagong download yan, makikita nyo yung makikita nyo kanina. Yung mga allow, dapat nyong i-allow, yung mga bagay na pwede nyong magawa sa KineMaster. Tignan natin start. Ngayon, sa pag-click natin start, may nakita yung hardware performance, kailangan mong i-run yan. So, just click the run analysis now. Yan. Then click. Pag-click mo siya, lalabas to. Ang nakalagay dyan, please do not turn off KineMaster or switch to another app while the analysis in progress. So, ang gagawin natin dyan, maghihintay tayo. Hindi naman ganun katagal yan. About a minute of kulang naman yan. Tanyo na lang. Wow! After nan, may lalabas ulit dyan. Para naman yan, malaman natin kung ganun kataas na pixel yung kaya ng ating phone. So, once na matapos yan, makita nyo, may show results. Click nyo yung show results. Pag tinig nyo dyan, dyan nyo malalaman kung gano'ng kataas yung graphics na kaya ng phone nyo. Sa akin, nakalagay 720 pixel. Pero yung high resolution nya, hanggang 1080 pixel. So, pwede na yan. Magagamit na natin yan. High definition na yan. So, ngayon, punta naman tayo doon. Siyempre, sa settings. Yan ang isa dapat natin tinitignan. Sa settings, ako inaayos ko madalas dyan yung advanced and experimental settings. Bakit? Kasi pinapakilaman ko dyan, inaallow ko yung exporting ng frame rate up to 60 FPS. At inaallow ko rin yung pag-i-import ng frame rate sa hanggang 240 FPS. Kinaallow ko rin yung unlimited video layer mode. Bakit? Kasi lahat yan kailangan natin sa pag-i-edit. Malalaman nyo sa susunod na tutorial ko kung bakit kailangan yung mga yan. At kung gusto nyo malaman kung ano yung ibig sabihin ng FPS, kung ano man yung mga bitrate na yan, comment nyo na sa baba. Tuturo ko siya kung ano yung mga yan. So ngayon, tapos na natin ayusin yung settings. Yan pa yung mga pwede nyo makita dyan sa settings. Yan, makita nyo yung default duration. Depende sa'yo kung ano gusto mo ayusin dyan. Pero kung gusto mo ng mas malalim pa na pagtuturo dyan, sa next video na lang. Ngayon, punta tayo dun sa pinaka-home. Sa home, makikita mo meron dyan mga video kasi meron ako nagawa. At meron dyan sa gilid na tatlong button na kulay pula. Yung unang-una yung yan, yung iniikot-ikutan ko, saka yung pangalawa. Yung una na may plus, yun yung create project. Yung pangalawa, yun yung KineMaster Store button. Tapos yung pangatlo, YouTube channel yon nung nag-mode netong ginagamit kong app. So, moded tong apps na ginagamit ko. Sabihin, naka-premium na to. Click natin yung add project. Makikita nyo may tatlong ratio. Ilingin natin 16 by 9. At yan na nga yung kauna-unahang itsura ng KineMaster kapag nag-create ka ng panibagong video na gagawin mo. So, as in, wala pa siya naman. Ang unang-una makikita mo mga button dyan ay yung tawag natin na settings. Tapos, yung second na makikita mo dyan, yung store. Yung KineMaster store. Tapos, makikita mo rin dyan yung red button na yan. Camcorder yan, kung di ako nagkakamali. Or camera. Pwede ka rin mag-shoot muna bago diretso edit. Pwede. Tapos, media. At tigit sa lahat yung back button. Yan, yung nasa taas na yan. Yan, back button yan. At pero ka nakikita rin yung kulay pula na may 000. Yan yung pang rundown. Para ma-review mo kung may mali, may tama. Nasa gilid naman ang kulay puti na may 000 din. Yun naman yung tinatawag natin na display, yung time display niya. Kung gaano siya kahaba, gumagana. So, simulan natin magdagdag. Paano ka magdadagdag? Unahin muna natin yung pagdadagdag ng video para makapag-edit ka. For example, gusto mo magdagdag ng video, click mo si media. Then, after may click si media, ay pwede ka nang pumili. Yun lang kasimple. So, dahil isa-sample lang naman tayo, lagyan natin intro. Once na mapili mo to,
okay na siya, good to go. Pwede mo siyang galaw-galawin. Yan, napansin nyo, nagkaroon na ng number ng time dito sa gilid kasi makapili na tayo ng video. Kung gaano kahaba yung time span ng video, makikita mo sa gilid. Dito kami sa pula, kung saan siya nakatutok, ganun kahaba yung span mula doon sa unang-una hanggang sa kanya. So, yun yung pinagkaiba nilang dalawa. Huwag kayo malilito doon. Okay? So, yun. After mabili, meron dalawang part para maging safe yung pagpili mo, para masigurado mo na yun yung pipiliin mo. Pag pinili mo siya, pwede mo siyang i-long press kung hindi ka sure na yun. Yan yung lalabas. Nakita mo, pwede mo siyang panoorin kung yan ba talaga. Click mo lang, play mo lang. Pag yan siya, pindutin mo na yung etong yan, yung ad na yan. So, okay na tayo, nakapili na tayo. Then, yan, kung nakikita nyo, yun nakasimple. So, ano nagbago nung pumili na tayo? Ang nagbago, nagkaroon na ng kulay itong mga nasa gilid ito. Kanina naka-grayed out yan. Ano pa? Nagkaroon na rin ng pause and play button dun sa gilid din, sa bandang ibaba. At tabi siya, tapat siya nung Kindmaster store natin. Ano pa yung bago? Meron ding nadagdag na to. Ano ba to? Yan. Kung titingnan nyo, meron siyang capture and save, capture and add as clip, capture and add as layer. So, ibig sabihin yan, siya yung pang screenshots. Kumbaga. So, ano pa? Meron ka pa makikita dito. Itong dalawan to. Ang dalawa naman, ito naman yung para makita mo siya ng mas malaki. Ito yung una-una. Yan. Para makita mo yung layer area mo. Yung pinaka mismong work area mo na mas malaki. Meron pa rin naman screen sa gilid dyan. Don't worry. So, yan. Yan yung tsura niya. Eh, ano naman to? Ito, pampalipat lang na mas pabilis. Start. Tapos, yung pinakadulong-dulo. Diba? Gabi bang siya? So, balik na natin. Okay. Pag binalik mo na siya. So, ano na ang gagawin natin ngayon? Simulan na natin isa-isayin yung apat na nasa gilid na to. So, tinuro ko na yung media sa inyo. Wala na tayong problema dyan. Nakita nyo na ako din gamit ng media na yan. Sunod naman natin, etong pula muna. Yung pula, hindi ko pala na-click yan. Yan yung tsura nun. Isa-isayin nyo. Meron siyang camera. Pwede kang mag-shots dito while editing. Pwede ka rin mag-record while editing dito. Next na natin ito. Mas gusto ko ito kasi ito yung layer. Sa layer, yan, na-click ko. Pansinin nyo, meron siyang limang parts yung layer. Iisa-isayin natin sa susunod na video. Comment nyo lang kung gusto nyo pa makapanood na susunod na video ko para naman dito sa pagtuturo ko ng mga gamit ng mga yan. Ano naman yung nasa kabila? Sa kabila, audio. Yung audio, papasin nyo, simple lang. Mula doon sa word na audio, doon mo lang makikita lahat ng mga audios na pwede mong ilagay sa video mo. Ano pa? Voice. Itong voice, napaka-simple lang din ito. Mula doon sa word na voice, yan, pwede kang mag-record agad-agad. Doon. Ganun lang kabilis. So, ibig sabihin, yung ginagawa natin voice over ngayon, galing yon doon mismo. Pero actually, hindi naman totoo. Really, naka-screen record kasi tayo. Ayun yung pinanggalingan talaga. So, yun. Ayun yung apat na button na nandito dito. Itong pause and play button, pag gusto mo na siyang i-review. For example, i-review mo siya. Ganun lang kasimple yung trabaho niya. E paano naman pag tapos ka na, gusto mo nang tapusin, ginawa mo, tapos mo nang gawin yung pag-i-edit mo, malinis na, planchado na, wala ka ng problema. Ang gagawin mo naman next, nakikita mo itong button na to, ito, yung nasa ilalim ng screenshot button natin, saka ng settings, sa pagitan na ng dalawa. Pag-click mo yan, yan, yan yung lalabas. Makikita nyo, ito yung export and share area. So, dito may makikita ka na resolution. So, syempre, usually na ginagamit sa YouTube ay yung 1080p. Pili ka lang. Or kung di kaya, minsan yung phone mo pag nag-ano ka, nag-run analysis ka, minsan hindi niya kaya yung 1080p. Mapupunta ka sa HD 720p. Meron din dito yung 540p or 360p. Pero, mas highly suggested sa inyo kung yung phone nyo eh parang budget friendly katulad doon sa akin,
go ka na doon sa 1080p, kaya na yun ng ibang phone ngayon, lalo na yung mga phone ngayon ay medyo high-end na. Hindi naman ganun ka masyadong masela. Ano pa? May makikita ka rin frame rate. Sa frame rate naman, mayroon ka pagpipilian dyan. Meron na rin dyan nakanood kung para sa yung frame rate na yon. Pero usually ginagamit 30 frame rate. Yan. So, yan. Yan yung mga makikita mo sa export area. Ano pa? Ito, kung napansin mo, meron low and high. Yan, low and high naman na yan para yan sa bitrate. So, nasa yan, ikaw magpapasya kung ilang Mbps yung gagawin mo. Sa bawat pagtaas ng Mbps, napapansin nyo, tumataas to. Yung about. Tumataas yung file pag sinave mo. So, nasa yun, kung ganong kalaki mo siya isisave, kung ganong kalina, kung ganong kaganda, kung ganong quality, nasa iyo, depende sa iyo. So after mo makapamili, then click the export button. Pag click mo export button, ito yung lalabas, pero i-cancel natin after nito. Yan, yan yung lalabas, mag-run down. Pag mo siyang i-cancel kasi magpuputol yung pag-run niya. Ako lang igagawa ngayon. Yun, yun yung kabuuan ng export and share area natin. So, balik na na tayo doon sa simula. Nakita nyo na, yan yung simpleng overview ng KineMaster. At gano'n lang kasimple. Gano'n lang kasimple. If ever na gusto nyo ng bagong matututunan dito sa aking channel regarding naman dun sa pag-edit, ano ba yung gamit itong mga layer na yan, itong mga layer na yan, tuturo natin yan sa susunod na content ko. Tayo nyo lang. Sa ngayon, huwag nyo kakalimutan muna i-hit yung like button kung nagustuhan nyo itong aking ginawang tutorial at overview sa inyo ng KineMaster. Kung meron pa kayong mga suggestion na gustong ipakita na overview ng ibang mga editing apps, comment down below para naman mabasa natin yan. At higit sa lahat, maituro ko rin sa inyo sa isa kung paano siya gamitin. Muli, salamat ang marami sa panonood. Ako muli si Ana Maguilar at kita-kita tayo sa susunod na mga tutorial ko. Paalam. All the choices you made, did you make them again?